pagtutunaw ng ating katawan ang pagkain. Para maglakad, maglaro, mag-isip, o kahit man para matulog, ang ating katawan ay nangangailangan ng lakas. Kapag ang ating katawan ay nangangailangan ng sustansya, ang ating utak ay nagpapadala ng mensahe at nagsasabi na tayo ay nagugutom. Kapag tayo ay nangangailangan ng tubig, ang utak ay nagpapadala ng mensahe at nagsasabi na tayo ay nauuhaw. Ngunit, babala, kapag tayo ay kumain ng puro matataba o puro matamis at hindi tayo madalas kumilos o mag-ehersisyo, ang ating katawan ay lalaki o kaya tataba. At ito ay hindi mabuti para sa kalusugan. Pag tayo ay uminom ng maraming tubig, hindi lahat ito kailangan ng ating katawan. Ang hindi nito kailangan ay iniipon sa ating pantog na nasa ilalim ng tiyan. Kasama ng tubig ay ang maliliit na dumi galing sa ating dugo at ito ay lahat inilalabas sa ating ihi. Anong nangyayari kapag tayo ay kumakain? Nagsisimula ito sa bibig. Pag ating subo ng pagkain, unang-una ang ating mga ngipin ay nagbibiyak ng pagkain sa maliliit na piraso. Ito'y humahalo sa ating laway at ang ating dila ang nagtutulong sa pagtulak ng pagkain at sa paglunok. Paglunok, ang pagkain ay bababa, baba, 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 baba sa ating esophagus hanggang ito ay umabot sa tiyan. Sa tiyan, nangyayari ang pagtutunaw. Ito ay isang muscle na nagtutunaw hanggang maging parang uring sopas itong pagkain. Pagdating sa ilalim ng tiyan, ito ay lumilipat na sa bituka. Sa bituka, nagiging mas sopas ito, dumadaan sa maliit na bituka at sa malaking bituka hanggang lahat ng sustansya ay maikuha ng ating katawan. Lahat ng hindi kailangan ng katawan ay lumalabas na uring dumi. Yan ang pagtutunaw ng pagkain at pagkuha ng sustansya ng ating katawan.